May nag-stop ng recording eh. Anyway, so baka napindot lang. So anyway, ito. So CL, negative 1 yan obviously. MN, positive 2 yan obviously. H is positive 1, negative 2. So we have negative 2, so this will be positive 1. Ayan. So mental, ayan yung sagot. Okay. So if you keep track of the species, no, we can see that yung manganese in permanganate ion went from positive 7 to positive 2. At the same time, yung negative 1 na chlorine naging positive 1. Okay? So with that idea, sino yung oxidizing agent? Sino yung reducing agent? Ang oxidizing agent I see. Oxidizing agent will be, man. So this is the oxidizing agent because it underwent reduction. And this is the reducing agent because this underwent oxidation. Hey, always keep in mind Leora, Geroa. Ayan. Kabaliktad lang. Pero ano, ganun pa rin naman. Okay. Ayan. Ayan, so ganun ha. Pagdating sa quiz, ganito yung nangyayari. Ito yung tip ko sa inyo. Maski sa board exam nga, ganito din sa amin eh. Okay, you have A, B, C, D. So, kunwari, tatanungin, which of them is the reducing agent? Pag nakita mo, nasa product side yung species, hindi mo na siya isasama sa choices mo. So, 50-50 na lang. Either ito or ito. Ayun, tapos check mo. Sino yung nagbago ng, ano, nagbago ng charge? Ayun. Ayan. Ganun ginagawa ko. So, again, hindi mo namang kailangan lahat talaga. Isa-isahin, no? Ano lang. Pag nakita mo product side, i-X mo na yun. Hindi na siya kasama sa options. Hindi na yung kasama sa options mo. Ang kasama na lang sa options mo ay yung nasa reactant. Ayun ha. Ayan yung tip ko na ginagamit ko pag nag-e-exam ako noong undergrad. So sana makatulong din sa inyo. Anyway. Okay. So anyway. So ano pa kailangan ko i-emphasize dito? So let's recall the law of conservation of mass. Law of conservation of mass or matter. Okay. Ano sabi nun? According to the law of conservation of mass, what yung ating matter, hindi siya created nor destroyed, no? Okay. Ibig sabihin, it is just transferred, no, from one form to the other. Okay, so hindi sila created nor destroyed. So ano ngayon implication nun dito sa ating redox problems? Ganito, according to law of conservation of mass, kung ilan yung particles mo before, ganun din after. Okay, again, kung ilan yung particle mo before, ganun din dapat after. Let's look at the problem. So one, is this equation balanced? Unang tingin mo siguro dito, yung sabihin mo siguro, siguro balanced na yan, no? Yan yung unang tingin mo. Pero if you dive deeper, may marirealize mo hindi balanced yan. Bukod sa sinabi kasi sa taas, unbalanced na. Bukod sa sinabi kong unbalanced yan. Paano mo malalaman kung yan ay balanced or not? Ganito. Tignan mo yung atoms. Balanced ba yung atoms? Yes, balanced siya. Isang atom, isang atom, isang atom, isang atom.
Okay. So, balance yan. Ano yung hindi balance dito? Yung electrons. Yung charges. Take note, electron is a particle. No? Ibig sabihin, it still follows the law of conservation of mass. Kung ilan yung particles mo before, ganun din dapat after. So, that means... So, that means, ipag-a-add mo yun. I mean, kailangan kung ilan yung ano particles mo before, ganun pa rin after. Kung positive 5 yung charge mo before, positive 5 pa rin after. Okay? So, ganun. Ganun yun, ha? So, ibig sabihin, since magkakaiba sila ng charges, hindi pantay yung electron nila. That means we also have to balance them. So you still have to balance them. Okay? So hindi yan balance. Ganun din dito. Tignan mo to. Ito obvious na hindi balance. Apat oxygen doon. Isa lang. May hydrogen dito, wala dito. Hindi talaga to balance, obviously. Okay? So other than the charges being unbalanced, dito negative 2 to lahat, dito positive 2. Yung atoms din hindi balance. So, ano mangyayari? You have to balance this, no? But balancing redox reactions are, ano, they take a different step, no? Ibang level yung way ng pag-balance dito. And ito yon. But for me, to be honest with you, yung iba kasi nahihirapan dito, pero ako mas na-enjoy ko to. Kasi compared to the typical balancing, yung typical balancing kasi kailangan mo talaga bilangin yung atoms, di ba? Dito rin naman, pero mas madali, no? I will share to you why, no? Pero next meeting na. So we will cover this next meeting, ha? So these are the steps when balancing redox reaction. So you may want to read this in advance or study in advance so that when we answer the other problems next meeting, tuloy-tuloy tayo. Okay? So that will end our session for today. So until ano lang tayo? Until identifying na hindi siya balance yung reaction. So again, in balancing redox reaction, yung atoms, hindi lang yun yung ibabalance mo. Even the charges. Because take note, yung charges dahil yun sa electron. So yun, kapag hindi pantay yung charges nila, hindi pantay electron. Therefore, you are violating this. Okay? So with that in mind, no? So we will continue this next meeting dahil ayoko naman na ma-overload kayo ng ano, info. Especially during these times na tambak-tambak na yung mga activities nyo. Na. So anyway, so we'll stop by here. So by Thursday, we will cover balancing redox reaction. I mean, you may want to try to answer those problems. And then we'll proceed with electrochemical cells and solving for the E-cell. Itong mga picture na to, these were the pictures of my experiment. No? Itong mga klasiko to, no? Sa PUP to dati. Sa engineering, gumawa kami ng battery using chemicals and nag-electrolysis kami. So, kwentuhan ko yan later on, okay? And again, the PowerPoint is not yet complete kasi nga kasi nangyari. Over the weekend, nag-review ako for the examination sa grad school. Review ako. So mamaya-maya, nag-notip yung Canvas namin. Wala daw palang exam sa Lunes. Ayun. Wala daw exam today. Kaya, yun. Hindi na ako nakagawa ng kompletong PowerPoint. Kaya anong oras ko na ito natapos eh. Ayun. So, ganun na lang. So, tuloy ko na lang yung PowerPoint sa Thursday. No? Upload ko na lang yung complete. Okay? So, with that in mind, so thank you for attending and I hope you are always safe and ano lang. If you have any concerns, don't hesitate to ask me. Okay? So, I'll see you again on Thursday. If you can study in advance, please do so. Pero ituturo ko pa rin naman. Okay? So, take note of the calendar again. In-upload ko na siya. Okay? Emphasize ko lang. Baka yung lasal mabuksan ko. Akala nyo kayo lang takot sa Canvas. Ako rin. Takot din ako sa Canvas. Tingnan mo naman kasi yung Canvas namin sa kabila. Ah, sa lasal. Tingnan mo. Ang dami naming exam. Ang dami naming quiz. Nakaiyak. Ayan.
Kala nyo kayo lang ha, ako din. Don't forget this ha, yung announcement ko. Ayan, ito. So ito yung calendar na susundin ninyo. Ayan, in-emphasize ko na finals, no? Para screenshot nyo na, tapos gawin nyo ng wallpaper. Okay? So ganun. Gawa na rin kayo ng schedule ng activities nyo for the other subjects para hindi kayo masabaw. Kahit I'm sure masasabaw talaga kayo sa mga mangyayari. Okay, pero ayan. So we're done with this. We'll continue here and there. Then this will be our last session for the semester. And ito na rin yung last time na makita nyo ko in synchronous. So mag-a-sync na tayo. Malapit tayo mag second year. Good. Congrats. Okay. Pero bago kayo mag second year, exam muna. Okay. So ayan. So thank you and I'll see you again next time. Bye-bye and stay safe.